I'm Francis Lebantino from North area. This is my wife, Malou. We've been 18 years in the community in CFC FFL. Year 2000 kami naging nag-join sa CFC. Naging kids coordinator din kami na ilang taon. Then naging YFL coordinator. Mas mahaba yung panahon na ginugol namin dito. Sa loob ng 18 years dito sa community na to, grabe yung grasya ng Panginoon sa amin dahil lahat ng pamilya ko dito nag-enjoy, dito kami nagkakaroon ng bonding. At dito nabubuo yung tinatawag na pagmamahal sa kapwa, higit sa lahat, sa Diyos. Mayroon kami limang anak. Isa nga po dito si Cheska. Si Cheska yung pangatlo kong anak. Isa siyang heart champ. Ang madalas kids yung hawak niya. Kaya lang si Cheska nahinto sa kanyang pagsiserve kasi nagkaroon siya ng lupus. Nadayag daw siya ng year 2015. Mabagsik yung sakit niya na yon kasi maraming bawal. Kahit nahihirapan siya, gusto niya mag-serve. Kaya lang pinahinto niya siya mismo ng doktor namin. Hanggang pati yung pag-aaral niya, nag-stop na rin. Kasi nga, hindi kaya ng katawan niya. Madalas ina-atake siya ng sakit niya. Nawala si Cheska nung dahil sa aneurysm. Nakakalungkot lang dahil last year, November, at the age of 21, nawala na siya. Minsan, tinatanong ko si Lord, Lord, meron pa ba kaming kulang? Naglalaban yung kalooban mo tsaka yung isipan mo. Kasi sinasabi mo, ito yung plano ni Lord eh. Kaso, bakit ganito? Bakit kinuha nila yung isa sa mga mahal namin? Ang hirap i-give up yung isang taong mahal mo. Mahirap sa isang magulang, sa isang inalalo, na ikaw nagsilaw, tapos ikaw din maglilibig sa sarili mong anak. Mahirap na kung minsan naisip mo, bakit ganito? Lahat kami nagsiserve naman sa community. Lahat naman kami nagbibigay ng oras. Yung treaties na yan, time, talent, treasures talagang sinishare namin. Hindi kami madamot doon. Pero ito pa rin, nawalan pa rin kami. Yun yung pinaka-lowest point na nangyari sa amin. Ganun pa man, naramdaman namin yung pagmamahal ng Diyos sa amin. Through this community, actually. Kasi yung time na nasa ICU si Cheska, at bawal bumisita doon yung maraming tao. Pero dahil sa pagmamahal sa amin ni Lord, pinaranas niya sa amin yun na maraming sumuporta sa amin, maraming nagdasal sa amin. Tuloy lang ang buhay. Sabi ni Lord, hindi naman siya nawala sa inyo. Nandiyan pa rin siya sa inyo, kasama niyo. At parang isang anghel, lagi nakakagabay sa amin. Magpakatatag ka. As long as you receive the blessing, you continue to give love. Andiyan si Lord, huwag kang bibitaw. Hindi tayo matatapos. Patuloy ang buhay. As long nandiyan ang Panginoon. Kami ang Lebantino couple. Sa kabila ng lahat ng sakit, hindi kami kailanman iniwan ng Diyos.